Ayan mga sir, welcome sa aking panibagong upload. Bali ngayon, nagpiprepare kami no para sa installation natin ng air conditioning. So ngayon, bali piniprepare na namin yung mga materials na gagamitin natin, lalo na yung mga ladder. Ayan, may nitrogen, vacuum, at portable drills. Yan, nandiyan na rin yung ating mga copper tubing ano para sa installation. Sigurado overload na naman yung ating service na motorcycle. So ayan, bali tinatali lang namin yung mga gamit natin. Siyempre mahaba yung biyahe natin ano, which is sa Makati tayo mag-install ng air conditioning. So samahan nyo kami mga idol sa pag-install ng aircon. Bali sinisecured lang namin yung mga tali namin para hindi siya kumalas. Kasi medyo maalog at yan, medyo overload ang ating service na motorcycle. Ayan, bali on the way na tayo ano, on the way na tayo sa ating destination kung saan tayo mag-install, which is sa Makati yung ating project. So medyo ayan, binabaybay na natin ang kahabaan ng Rizal Avenue papunta dun sa ating sa building na pag-i-install natin ng aircon. So medyo mabagal lang yung takbo natin ano, kasi medyo overload ang ating service. Ayan mga sir, kung bago ka lang sa aking munting channel, paki-share na lang din po, like, and paki-subscribe na lang din po para ma-update po tayo sa mga susunod kong mga uploads. So ayan, on the way pa rin tayo ano, patungo sa ating destination. So malapit na rin tayo ano, medyo nakikita ko na yung building na pupuntahan natin kung saan tayo magkakabit ng air conditioning. So ayan, bali nandito na tayo sa location natin na pagkakabitan ng aircon. So ayan, ngayon bali nakasakay na tayo sa elevator ano. Punta tayo ng 46th floor. Bali doon tayo magkakabit ng aircon. So ayan, bali ito na yung pagkakabitan natin ng ano ng indoor unit. So bali magdudugtong lang ako dito. Pag-isahin ko yung discharge pipe at saka suction pipe para ma-flush out natin, kasi existing tong pipe na gagamitin natin ano, para mailabas natin yung natitirang mga langis na nakadikit sa ating copper tube. Ayan, bali kinukuha ko na yung level ng ating plate no, para ma-mount na natin yung ating plate para sa ating indoor unit. So kailangan makuha natin yung tamang level para sa plate. Ayan, bali i-screw na natin ano, para ma-mount na natin itong ating plate para sa ating indoor unit. So ayan, bali kakabit na natin yung ating indoor unit ano. Ayan, na sinusubukan nating ma-clip or ma-sabit doon sa kanyang plate. So dito naman, bali piniplare na natin yung copper tube ano, para dun sa kanyang fittings sa indoor unit, para may dugtong na natin yung kanyang outdoor unit at saka yung kanyang indoor unit. At this point, dapat maganda yung pagkaka-flare natin ano, para maiwasan natin yung pagkakaroon ng tinatawag na leak. So kailangan dapat mas maganda o akma yung kanyang flare para saktong-sakto doon sa kanyang fittings ano. So dito naman, bali yan, dinudugtong na ng ating malupit na technician yung para sa fittings no, between indoor and outdoor pipe no. So medyo nahihirapan lang ng konti kasi medyo masikip doon sa loob at medyo parang hindi sanay sa pasukan itong ating malupit na technician. Hindi, joke lang po yun.
So ayan, bali na idugtong na, no? So ayan, kailangan na lang natin higpitan ng katala para ma-secured natin na hindi siya magkakaroon ng leak. So dito naman, ito naman yung location ng kanyang outdoor unit, ano, dito siya natin i-install. So ayan, medyo nasa tuktok tayo, ano, 46 floor tayo. Medyo nakakalula pagka nakadungo ko sa baba. Ayan, bali maghihinang lang ako, ano, para sa ating ilalagay na access valve para ma-flush out natin yung kanyang copper tube para mailabas natin yung natitirang mga oil, which is existing pipe itong gagamitin natin. So ayan, sinusubukan kong hinangin, ano, para dito sa ating access valve. So ayan, bali nagpa-flush out na tayo, ano. Yan, bali pa-flushing natin para kahit papaano lumabas o yun, mawala yung ano, yung mga natitirang langis-langis sa ating pipe. So dito naman, bali binibind ko lang yung refrigerant pipe para sumakto siya doon sa outdoor fittings. So ayan, bali tatanggalin lang natin itong kanyang ano, itong takip o yung kanyang cap para doon sa fittings, ano. So protection niyan para hindi pasukan ng anumang dumi o kaya hangin. So ayan, bali TCL ang brand nga pala nitong aircon, ano, 1.5 horsepower. So dito naman, ipi-flare ko na yung kanyang discharge pipe o yung 1 port, no. So bali na i-flare ko na yung kanyang 3/8. So ito na lang 1 port, no, para ma-fit na natin doon sa kanyang outdoor port, no. Discharge port pala, discharge port. Ayan, bali higpitan lang natin yung kanyang flare nut, ano, para maiwasan talaga natin yung pagkakaroon ng leak. At kailangan secured at maingat tayo sa paghihigpit kasi minsan sa sobrang higpit natin nagkakaroon ng damage yung kanyang flare. Dito naman, bali ikakabit na natin, ano, yung kanyang communication wire o kaya yung kanyang control wire between indoor and outdoor unit. Yung aircon nga pala, no, ang design nga pala nito is indoor supply siya. Kumbaga plug-in type ang design ng aircon na ito. So ayan, bali nagbabacuum na tayo, ano, para matanggal yung moisture sa loob ng ating refrigerant pipe. Bali hindi ko na nakuhanan yung leak testing natin, ano. So dito naman, bali mag-release na tayo ng refrigerant. So first step, tatanggalin natin yung kanyang takip dun sa dalawang valve. Ayan, bali kinakalas na natin. Then una nating bubuksan ang kanyang discharge valve, no, para ma-release yung kanyang refrigerant. So bagong unit to. So may ano na to, may refrigerant na to, which is 410A doon sa kanyang condenser unit. So ayan, bali rotate lang natin pabandang kaliwa ang bukas nito para ma-release ang ating refrigerant pipe. Ngayon naman, dito naman tayo sa suction valve, no. Dito naman tayo mag-release. Na-release na natin ang discharge, so dito naman tayo sa suction. Bubuksan lang natin pakaliwa using Allen wrench, which is 5mm ang size nitong Allen wrench na ito. So bago natin paandarin, secured lang natin na nakabukas ang dalawang valve para sigurado na nakarelease yung refrigerant.
So ayan, bali testing and commissioning na tayo, ano. So nakauna ang unit, ang indoor unit. Yan, set lang natin ang isagad natin hanggang 17 degrees Celsius. Ayan, bali tapos na ang ating installation, ano. Dito na ulit tayo sa elevator, bali pababa na ulit tayo. So ayan, bali ginabi na tayo mga idol, no. On the way na ulit kami papunta ng office. So sana nag-enjoy kayo.